Sabi nila, ang ina ang pinakadakilang guro. Isang guro ng pagmamahal, pag-unawa at walang takot na ipaglaban ka. Kung ang pag-ibig ay ihahalin tulad natin sa isang bulaklak, ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamatamis na bulaklak. Ang pagiging ina ang pinakadakilang tungkulin sa mundo at marahil pinakamahirap na rin ngunit masarap dahil bukod sa mga sakripisyo, walang hanggang pag-unawa at walang pagod na pagbibigay ng liwanag sa tahanan. Siyam na buwan niyang dadalhin sa sinapupunan ang sanggol. Pero maniniwala kaya kayo kung sasabihin kong isang limang taong gulang na bata ang maagang naging ina? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Welcome back to Marvelous Facts, kung saan matutunghayan nyo ang mga iba't ibang klaseng kwento na maaaring nung kapulutan ng aral o kaalaman. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Siya ay si Lina Medina na pinanganak noong September 23, 1933 sa Tikrapo. Ito ay sa probinsya ng Castrovirreyna sa Peru. Tag-Sibol ng 1939, lubhang nag-aalala ang mga magulang ni Lina na sina Teborilo Medina, isang alihero at Victoria Lucea upang patignan ang kanilang anak na si Lina. Dahil ang tiyan nito ay lumalaki, kaya natatakot sila na baka ito ay isang tumor. Di na sila nag-atubili at dinala na nila ang musmos na si Lina sa klinik at agad naman itong tinignan ni Dr. Gerardo Lozada. Noong una, inakala ng doktor na ito'y isang tumor. Ngunit sa mas masusing pagsusuri, nadiskubre nila na fully developed na ang reproductive organs ni Lina at siya ay 8 buwan ng buntis. Si Lina ay nagdudusa mula sa isang kondisyon na tinatawag na precocious puberty. At sa katunayan, nagmula siyang datna ng buwan ng dalaw noong siya ay 8 buwan pa lamang. Ang puberty ay normal na nagsisimula sa edad ng 11 sa babae at 12 sa lalaki. Ngunit, ang precocious puberty ay nangyayari kapag may abnormalidad sa utak at ito'y nagpapadala ng signal sa pituitary glands upang simulan na ang puberty o pagbibinata at pagdadalaga sa edad na 8 sa babae at 9 sa lalaki. Tinatayang 1 sa 10,000 na bata ang nagkakaroon ng ganitong kondisyon at 10 times na mas madalas magkaroon ng ganito ang mga babae. Ilang linggo ang nakaraan mula ng huling pagbisita nila sa doktor. Si Lina ay nanganak noong May 14, 1939 sa pamamagitan ng C-section o cesarean section dahil masyadong maliit ang kanyang balakang para sa isang natural na pagsilang. Ang sanggol ni Lina ay pinangalanin nilang Gerardo. Ito'y malusog at normal at may timbang na 6 pounds. Dahil dito, opisyal na diniklara si Lina na pinakabatang nanganak sa kasaysayan ng medisina. Si Lina at ang kanyang anak ay pinalaki bilang magkapatid. Walang nakakaalam sa lugar nila na si Lina at Gerardo ay mag-ina. Nang kumalat ang kwento ni Lina sa publiko, agad itong pinag-usap-usapan hindi lang sa Peru, kundi sa buong mundo. Ngunit may isang tanong ang alam kong yan din ang tanong nyo sa inyong isipan ngayon. Sino ang ama ng anak ni Lina? Pagkatapos ng panganganak ni Lina, ang ama niya ay agad inaresto dahil siya ang hinihinala na sexual na nang abuso kay Lina. Mariin itong pinabulaan ng ama ni Lina at hindi niya raw ito kayang gawin sa kanyang sariling anak. Hindi siya nagtagal sa bilangguan dahil sa kawalan ng ebidensya. Isang artikulo ang sumuri sa kaso noong 1955 na iminungkahi na mayroong mga pagdiriwang na ginaganap sa mga nayon ng Andean, kabilang ang lugar kung saan pinanganak si Lina. Ayon sa kanila, ang mga pagdiriwang ito ay madalas nagtatapos sa mga di kaaya-ayang gawain kung saan ang panggagahasa ay tila naging pangkaraniwan na lang. Ngunit wala namang konkretong ebidensya na ito'y totoong naganap. Sa kabila ng kontrobersya, nananatiling tikom ang bibig ni Lina kung sino talaga ang ama ng kanyang anak. Kaya ang pahayagan sa Peru ay masugid na inalok ang pamilya Medina ng libo-libong dolyar upang makapanayam si Lina at maidokumento.
may mga ilan din nag-alok ng malaking halaga sa pamilya ni Lina na ito'y dalhin sa Estados Unidos upang itanghal sa mga sirkus. Ngunit walang nagtagumpay ni isa. Sa paglipas ng panahon, si Gerardo ay kinilalang nakatatandang kapatid niya si Lina. Hanggang pagsapit niya ng 10 taong gulang, doon niya lang nalaman ang katotohanan. Noong naging 17 taong gulang na si Lina, siya ay nagtrabaho bilang sekretarya ng doktor na nagpaanak sa kanya na si Dr. Lozada, at sa kabutihan loob nito, pinaaral niya din si Lina. Noong 1970, nagpakasal si Lina kay Raul Jurado. Sa pangalawang pagkakataon, nanganak si Lina noong 1972 sa edad ng 39. Samantala, si Gerardo ay lumaki ng maayos at namuhay ng normal tulad ng nakararami hanggang sa binawian na lang ito ng buhay noong 1979. Sa kasalukuyan, si Raul at Lina ay namumuhay ng masaya sa kabila ng pagiging kapo sa pamumuhay sa distrito ng Lima na tinatawag na Chicago Chico. Hanggang sa kasalukuyan, walang nakakaalam kung sino talaga ang ama ng unang anak ni Lina. Marahil ayaw nang balikan ni Lina ang alaala ng kahapon, ngunit tanging siya pa rin ang nakakaalam ng totoong dahilan. Sa kabila ng pananahimik ni Lina at pagkubli nito ng katotohanan, nakakamangha pa rin na sa musmus na kaisipan at murang katawan, kasama ng kanyang mga magulang, hindi nila pinalaglag ang bata at sidikap na ito'y palakihin ng marangal. Lagi sana nating tandaan na ang pagiging ina ay hindi madali at ang pagkakaroon ng anak ay isang biyaya. Kaya ang pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan ay hindi ito ang paraan upang tayo'y makatakas sa responsibilidad at hindi susi upang makamit natin ang tunay na kalayaan. Ang sanggol na pinalaglag ay mananatili lamang sa ating puso't isipan dahil ang konsensya at kalungkutan ay siyang walang humpay na uusig sa atin hanggang sa huling sandali natin dito sa mundo. Sa mga nakatatanda, sana'y huwag natin sirain ang kinabukasan ng mga bata dahil lang sa mga pansarili nating kagustuhan, bagkos atin silang mahalin at pangalagaan. Ang buhay ay regalo sa atin ng Diyos. Sana'y atin itong respetuhin at kahalagahan.